pa ng maganda at nakapanalo pa nga nung first game natin. Pero yung adjustments na ginawa doon ng Blacklist agad-agad, yun ang pwede rin nating i-anticipate at abangan para dito sa matchup. Panigurado, marami nang natutunan ang parehas na coaches para sa kanilang pangalawang pagkikita. Simulan na natin ang game number one, pick and ban phase. Blue side para sa Onyx Philippines at red side naman para sa Blacklist International. Mukhang hack a Venus strategy ang ating nakikita mula sa Onyx Philippines. Tanggal na agad ang Estes, tinanggal na rin ang Digi ni Mansus. Oo, kakaiba na talaga yung hack a V strategy kasi even on international tournaments, pag Blacklist International talaga yung kalaban mo, parang automatically you will expect this kind of a banning. Pero may kita natin ganyan, it's gonna be different for Onyx. So, after those two heroes for OMIV, dumiretso naman sila sa hero probably or pwedeng gamitin ni Wise, which is a good decision for them kasi sila yung kukuha ng first pick. And now na tinitignan natin ang final bans, mukhang Alice ang tatanggalin ng Onyx Philippines. Target ban siguro para kay Wise at baka si Owl na rin ay nagko-gold lane na Alice, di natin alam. Fredren, wow, ang huling ban ng side ng Blacklist International, anong nasa isip mo, Bridget, may inaabangan ba tayo na priority pick? Parang medyo aware din kasi talaga yung Blacklist International na eto kasing si Sensui, talagang gana para sa kanila yung mga utility junglers and nagagawa talaga nila na makapaglaro ng efficiently kapag napigyan nila ng isang comfort pick or talagang isang ganitong uri ng jungler, etong si Sensui, na kapag nasa kamay niya ito, nagagawa niyang hindi lang mag-engage, kung hindi talagang mag-protect at mag-hold. At na-mention nga natin earlier na this is a very crucial fight between Nets as well as Owl. And first pick, Valentina, Chantel, anong basa mo dito? Actually, pwede na mag-farsa pa din. Parang usually kasi, di ba, pagka meron kang Valentina, it's expected na kukuha ka pa rin regardless or i-overwhelm mo na lang talaga sa mga AOE or mga pwedeng kuhanin with the IMU. So they could also go for heroes for Edward. Actually, pwede sila mag-glue. We see other teams na pinaprioritize yun, but it's gonna be Claude and Joy. Nakalimutan natin si Joy. Actually, open din si Fanny here for this game. Ayan ka na naman. Magkatingin yan eh, Fanny and Joy. Yan na naman eh. Kaya mukhang masaya ang ating game number one. Open both kasi eh. Kasi open ang Fanny at Joy. Kasi pag malungkot ka, di ba, binaban? Pasayin mo. Open mo. Pasayin mo. Fanny na nga. Joy pa. Grabe. Aubrey, anong magandang ano dito? Response. Na-experience ko na live yun, Fanny and Joy. Di ba? Pero etong Claude na pinik nila talaga, nila Owl, isa rin talaga sa mga main heroes na ginagamit niya palagi in MDL. 6 times na niyang ginamit na toto. Same lang ng number of times na ginamit niya with the Moskov. So, yun yung top 2 heroes na ginamit niya. And dito natin i-expect yung team fight participation talaga na paulit-ulit natin in-emphasize since yun talaga yung strength niya. First siya in MDL and dito sa kakaunting laro pa lang na nilaro niya sa MPL, na ipakita na niya sa atin na talagang kaya niyang dalin yung ganong klaseng consistency na dito rin super task na magiging team fight participation niya. Sobrang daming malikot sa laro na to, Chantel. Oo nga eh. Arlott, Joy, pati na rin yung Martis, makulit din to eh. Tsaka yung Martis, actually, ano pa nga dito eh, parang kung ikaw yung Blacklist and na Onyx, parang ayaw mong kumuha ng AOE crowd control. Para mas gugustuhin mo yung mga single target. Yung mga Cho pagdating sa pang-set mo talaga. Actually, pwede din yung Ruby. By the way, Ruby ay mataas ang picking percentage by Onyx Philippines, but for Blacklist International, kukuha rin nila yung age. So again, binanggit natin kanina, nagkaroon na match-up nung unang meet-up nila with the Valentina and Farsa, but this time around, it's gonna be Eve kasi gusto mo ng tempo. Gusto mo yung, meron ka ng AOE damage pag tumaba yung Claude. So ganun kataas yung confidence nila with the Claude kasi yung Eve nila dito is pang slow, added damage pagdating doon sa mga team fights. So literal, taga-setup ng dance floor para sa kanilang mga makukulit na miyembro at para sa ng Onyx Philippines ay meron din silang pwedeng nakawin yung dance floor na yon para may sarili din silang real world manipulation. Looking at the bans, mukhang tatanggalin nila yung mga nabanggit mong single target na crowd control. Taking away the Franco, mukhang lahat sila gusto nila magda-dash-dash revolution sila dito. Gusto talaga nila na hindi nila or hindi mapigilan si Edward. As mentioned nung kaninang keys to victory rin ni Chantel na i-expect nyo na yung gagawing rotations palagi nila o may Venus as well as netong kasama or kapag kasama niya na si Edward maya't maya para i-shut down din talaga no yung kalaban or yung katapat nila, which is si Ryota, na sobrang naging maganda yung performance in the past few games dito sa MPL Philippines. Kaya naman gugustuhin talaga ng Blacklist International na mapigilan din siya and na wala na rin ang sobrang kumounter doon sa hero so far na na-pick up nila, which you mentioned sobrang lilikot nga naman din. Faramis ang next ban ng Onyx Philippines. Mukhang tatlong Venus bans na ata ang nakikita natin dito. Parang bakat lumikon pa rin. Saglit. Parang nasa memory ko pa rin yung 5-man pull na ginawa ni Venus nung 2 weeks ago. Ang lalanon, di ba? Tapos parang dati may moment pa na
lima yung binananahiro niya, pero meron pa rin pala. Meron pang isa. Meron pang isa na hindi na ban. It's gonna be Ruby, kaya nabilanggit natin ang taas ng picking percentage para side ng Onyx Philippines. So good ban para side ng Blacklist. So kung ikaw yung Onyx ngayon, para mapaisip ka, ano pa bang pwedeng iban na hero na ayaw nating makatapat? So it could be a hero like, why not Florine? It was effective. Oy, last time na ginamit. Dahil fixed naman na yung magiging heroes dito or magiging position for the first three picks. Or pwede silang magtanggal ng hero na pwedeng gamitin actually ni Wise for this game. And ang ganda yung trajectory dito ng mga bans and even picks natin actually. Kasi hindi mo pa talaga sure kung paano yung magiging matchup. It's gonna be Mathilda. Apat na bans para kay Venus. Grabe naman. At ngayon, gaya na nabanggit kanina ni Chantel, mukhang ang natitira na lang or yung mga roamers na available ay pumapalibot either sa Lolita, Kaja, or hindi nga natin masabi, posible nga rin gamitin na naman ayan yung na, Lolita. Ayan na nga, nilabas na ang Lolita ni Ma'am Shoes. Ang daming AOE na nanggagaling sa side ng Blacklist International. Last two picks para sa Onyx Philippines. Ano bang magandang ilabas dito, Chantel? In terms of post for meron sila, Grock. Wow, Grock, ang kanilang post 5. Uy! And Beatrix. So, ang dami pang front actually. Kung titinan yung lineup dito ng Onyx Philippines, ang dami pang front. Meron silang hindi talaga na zone at all. So, ang pinaka magiging crucial nga lang dito for Kekedot is, gagamitin ba niya yung wild charge niya just to stop yung Numen ng Blast? Pero ang dami din naman nilang crowd control with Martis and even Arlott. So, kailangan dito, super front. Kung front na yung heroes for Blacklist, kailangan nila ng super front kayo to give space to the Numinum Blast. Ano kayang super front yun? Teka, parang madami kasing minsan nag-Guidi Fear pa, parang hindi mo na alam kung wise ilabas eh. Wise to, hindi na natin masabi eh. And very interesting no, para sa akin na parang hindi masyadong po problemahin ng Onyx ngayon yung mga potential slows na gagawin ni Yue dito sa Eve niya later on. Dahil meron silang, na-mention nga natin, napakakunat na front. And aside from that, meron silang kanya-kanyang capability para i-immune at makagalaw ng mapayapa and freely dito sa mapa and sa mga potential clashes na makita natin. Pero yung back siya ni Wise, magbabalik. Makikita na nga natin ang anti-Ube lineup mula sa gumawa ng Ube. Ito yung legit anti-Ube lineup to, kung titignan mo, may Claude, may Baksha. Ito yung pinipick nila kapag kalaban Blacklist ang ngayon siguro kalaban nila sarili nila. Oh, pag mayroong Paramis, pag mayroong Estes, Claude. Pero yun yung kanagandahan niya yun kasi yung usually pang counter to them, part of their priority hero composition. So it's interesting na makita din natin dito yung matchup with the Baksha and Grock kasi parang literal na hindi sila magpapansinan sa harap. Yeah, kasi yung isa mayroong pader, yung isa mayroong bakal. Pwede pa kang tumalon sa pader yung isa eh. Yep. Di ba parang kakaiba ang ating magiging jungle matchup na to. Pero huwag niyong kakalimutan na para sa mga nanonood na meron tayong smart power prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your predictions with hashtag SmartPowersMPLS11. Isang lucky commenter na makaka-guess correctly ang mananalo ng redeemable in-game code. So tandaan nyo, may lalabas na poll. Abang-abang lang kayo sa loob ng ating game 1 between Blacklist International and Onyx Philippines. Ano ba may expect natin dito sa early game? Definitely, in terms of early game, makakita tayo ng zoning from our teams, which Ume Venus has been doing. At by the way, ang may pinakamataas na highest average kill participation, 73.15%. Wow, is still Onyx. So, binanggit natin kanina actually in terms of early game, mabilis mag-clear yung side ng Onyx. For Blacklist International, maganda dito is marami silang pang-vision. Even yung backshot, pwede lang gamitin pang-vision actually. At ngayon nga, medyo maaga-aga rin yung ginagawang pagpupoke using that kind of vision na meron sila ngayon. At gaya nang na-mention ni Ate Chantel kanina, kitang-kita nga natin, no? Na talagang itong yung matchup natin sa explain nyo, isa sa mga pinakakailangan natin i-anticipate, hindi likely na makikita natin yung super, yung may kruhan lang talaga yung magmamatter. It's more on kung papaano or kung kaano din kabilis yung magiging response nila later on sa unang team fight or lord fight or turtle fight rather, especially as last week or last time na nagkita ang Onyx at ang Blacklist. Oh. Talagang yung Onyx at the time yung pinakamataas din eh, yung turtle kills. Sakto yun kasi yung binanggit ni Brigida, 'di ba binanggit natin, parang gold lane matchup siya. So kung ikaw yung team, ayaw mo na mapunta sa gold lane yung rotation. So talagang pupunta sila sa X-Lane. Ayun na nga. Ayun na nga. Pumasok na nga dito kay Ryota.
Pero hindi naman daw muna sila lalaban. Hindi naman. Practice lang. Practice lang. Kumbaga, parang, face check. Face check lang. Kasi magkakaroon tayo ng unang turtle ng laro. Siyempre ayaw mong magkaroon ng mga damages sa inyong mga battle spells, sa inyong mga team members. Dahil ito na nga, sisimulan na ni Edward ang turtle at napakakulit ni Joy. Dapat kulit pangalan ito eh. Ginamit na yung ultimate pero ginamitan na rin siya ng final slash. Siya na nga yung magiging first blood para dito sa ating laban. An early pickoff onto the XP lane para namang malumamang ang Onyx Philippines dito sa turtle fight. At yung turtle ay magre-reset. Onyx Philippines ang may hawak ng turtle sa ngayon pero mukhang si Wise ang hihila. Still a man down. Kailangan pang maglakad pabalik ni Edward. 3/4 HP para sa turtle. Parang Lord. Trinatong Lord. Agad, no? Ang unang turtle ng laro na to. Sabi pa naman kasi kanina sa stats, parehas na siya. Uy, wait lang! Uy, na-cancel doon yung Numenon Blast. Si Sensui pa nga yung mga karetri. Ginamit na rin yung real-world revelation. Meron din kinopia doon. Pero si Ryota yung unang tutumba at mag-disengage na nga yung Blacklist International. Nakuha na nila yung bawi. Napaganda na palitan between our teams. At nakikita naman natin actually that for that moment, malaking factor talaga pagdating sa mga Numenon Blast. And for Onyx Philippines, medyo dinilay yung pagkuha ng turtle objective dahil walang buhay kanina si Sensui. Pero kung sisilipin natin, yung mga matchup na binanggit natin kanina for the gold laners, lamang si Owl in terms of very minimal pagdating sa gold, and that is because of the average. So possible makakita na tayo na initial rotation from both of our teams doon sa area na yun. Grabe oh, saka makakakita ng siyang lumalapit early laning pa lang pero mag-aabaris na proc doon sa malalim. Kumbaga susulitin lang talaga niya ang kanyang battle spell of choice. And yun yung maganda no, pag-aabaris kapag parehas kayong nakakapag-farm, ikaw may konti kang mga lamang, mga 100, 50 pesos, yung mga ganun, naiipon yun eh, rack na ito yun eh, yung tipo na hindi mo napapansin, meron ka na palang additional na 300, 400 gold. And right now, Onyx Philippines, they still hold the lead, 200 lamang dahil sa pinakaunang pagong ng laro, ang dami ng tao sa gold, they may inaabangan na sila. Grabe yung pwesto ngayon ng Blacklist International. Inaabangan at ina-anticipate na nga nila na doon pupunta yung Onyx. Pero pareho din nakaramdam yung Onyx Philippines. Hindi na nga nila ipinagpatuloy yung plano nila. Oh, parang inaantay na lang dito is kung sinong XP laner yung makakapag-clear ng minion wave para it's showtime na agad para sa ating mga players. Pero kita naman natin yung pressure na ibinibigay ng dalawang teams natin. At talagang walang willing na maging casualty prior this turtle objective. Even Flicker ay ginamit just to be safe. Sinigurado na, no? Mahirap na kung bigla kang mamatay, especially if malapit na rin lumabas ang ang pangalawang pagong ng laro na to. And iniisip ko pa lang yung XP lane matchup eh. Nakikita ko kanina sa minimap, ang daming nagdadash. Siguro after nito, sakit ng ulo. Pag ikaw yung XP lane, biruin mo nagdadash yung Joy, nagdadash yung Arlot. Parang what? Ano din eh, no? Yung daliri rin nila eh. Kailan? Bawal pasmado? Oo, okay. Bawal pasmado para makapit. Kailangan makapit dito yung mga daliri natin, mga players. But speaking of makapit, magandang kapit ng dalawang mga players natin in terms of this turtle objective. Take note na kompleto majority ng mga ultimates para sa ating mga players. And parang Lord yung nakikita natin. Ginamit na nga yung ultimate doon on to Wise, pero yung Numenon Blast makakancel muli! Boy! At yung makakakuha na naman ng turtle ay walang iba kung hindi si Sensui. Inilalaban pa ng Blacklist International kahit papaano etong mga natitirang miyembro ng Onyx Philippines. Super pero friends? Mukhang napakakunat talaga nila. Eto yung sinasabi ni Ate Chantel. Sensui Instincts back at it again. Pangalawang pagong ay mapupunta na naman sa Onyx Philippines. Medyo maraming na-burn na flicker pero walang namatay sa buong laban na yun, Chants. Nakita naman natin after din data team fight, nagkaroon na rin ng mga initial items or first core items majority ng mga players natin dito. But for Onyx Philippines, they are at 400k gold lead. At hindi pa natin masyado nakikita yung talagang maximum potential ng mga heroes in terms of team fights kasi kanya-kanyang zone muna. And speaking of zone, mukhang nga naramdaman din ng Onyx na nandito at nagkaroon ng switching of lanes in terms of our players. Halatadong, kumbaga, talagang ito yung planado nila eh. Yung tipo na nilalabas nila yung mga plays tapos parang nakokontra. Hindi pa nangyayari yung play, nagkakaroon na agad ng mga kontra na rotation. So kitang-kita talaga ang preparation ng dalawang squads dito. Pero si Sensui ay tatayo lamang doon. Kaya pupunta muna tayo sa ating short pause. Habang inihintay nating bumalik tayo sa ating laro, ang tahimik ng ating game number one. Yep. In-expect nyo ba na ganitong level ng action yung makikita natin? Parang nagkokontrahan lang sila. Kontrahan lang muna. Again, kasi yung mga marksman dito ng ating mga teams is very item dependent. Yes, madami skill set, lalong-lalo na sa Beatrix, pero kung wala pa talaga masyadong item, it's not expected to be part of the team fight actually. Even the Claude, lalong-lalo na. Good thing is that wala pa rin namamatay doon sa lane na yon for the gold laners, and talagang kapit muna sa cellphone yung other lanes to give space sa gold lane.
sobrang commendable din yung on-point retry na pinapakita kanina pa ni Sensui. Medyo pangalawang beses na yon na kumpleto naman yung parehong kupunan na nandoon sa turtle fight. Pero it just so happens na napakaganda nga nung kapit talaga nila doon. Yung pag-hold nila ng mga turtle na parang sabi nga natin, tinatrato na agad nila na parang Lord Dance. And in the end, hindi talaga nagpapahuli itong si Sensui. And aside from that, gusto ko rin i-point out yung paulit-ulit na paggamit ng wall para lang i-cancel yung Numinon Blast. Ito yung mahirap kapag isang Lolita ka, tas ang kalaban mo, Grock. Kahit magtago ka sa mga damo-damo, bigla na lang may pader na lumalabas. Dito ka lang makakita, sa Land of Dawn ka lang makakita ng mga damo na biglang nagkakaroon ng pader. And ang maganda kasi doon sa ginagawa ng Grock pag binabato yung Guardian's Barrier ay talagang hindi lang siya inuurong ka ng konti. May kasama siyang maliit na stun na kinakancel yung mga channeling abilities. Kaya parang nangyari din dito, yung play din ng Blacklist International is napipigilan. And even the Guardian's Barrier ay ginagamit lang for face check and hindi talaga siya yung tipong aware ka na meron doon kalaban. Nagkakataon lang din na you're predicting that a player is there trying to set up a play. So maganda ang ginagawa ngayon ng Onyx. It's more of them capitalizing kung ano yung strength ng kanilang lineup. But for Blacklist International, since they have a hero that is really for the late game at pang-counter doon sa parang ube strategy din ng Onyx, kailangan lang talaga nilang ingatan na kalingang tunay doon kay Claude, kay Owl. Hinihintay na nga natin yung magandang performance ni Nets on the Claude. Kung last week ang usapan, dalawang beses din nag-Claude si Nets. Napakatagal na... si Owl pala yung si Claude. Owl. Si Owl nag-Claude din na last week kung saan na isang beses lang niya nagamit ito. But going back to this game, 6 minutes in pa rin tayo, wala pa rin masyadong nakakalamang. Can we expect this to change sa sunod na turtle? Kasi mukhang mauuna mag-power spike yung Beatrix. Pwede na magkakaroon ng changes. Pero ang kinagandahan dito is kung paano yung pag-entry. Nabagit mo si Beatrix kanina, pero depende sa magiging counter-entry din for Blacklist International. Good thing for Onyx, they have the vision. Pero kung titingnan natin, dalawang turtle na nakuha ng Onyx Philippines, pero 400-200 lang kalamangan nila. So yung laning dito is sakto pa rin para dito sa pacing ng ating laro. I do agree din na pwede natin i-expect yun eventually later on. Yung parehong teams na tinitingnan natin ngayon, parehong lumalaban pagdating sa teamfight or kill participation. And to think na pareho pa tayong nasa 1-1 ang kill score na nakikita. So talagang medyo nagiging patient sila ng sobra, pero alam natin na eventually makakita tayo ng talagang napaka big time na clash mamaya. Ang tagal na nating nag-aantay ng mga malakihang clash, pero mukhang mangyayari na nga dito. Nets, magpalit na ng Nibiru, Sensui, kalahati buhay, ito na yun! Ginamit na nga yung reward manipulation, pero yung Kinopia nandun sa kabila, pero yung Numinon Blast yata ngayon, hindi makakancel, pero walang mahuhuli ni isa. At ngayon naman si Sensui na naman ang makakakuha ng turtle at wala ng iba, kaya naman ang Blacklist International, tinatry nilang abulin ng Onyx Philippines, pero maging sila ayaw na nilang magbigay ng kahit anong kill. Makaka isang kill ang Blacklist International, pero lahat ng pagong ng game number 1 ay mapupunta na sa side ng Onyx Philippines. Napakaganda na objective taking para side ng Onyx. May kita natin na meron ng Dominus ICA kay Kedut. Kailangan na kailangan kasi sumasakit na rin ang damage actually ng Blacklist International. It was a nice set of play actually for Blacklist International regardless kung meron crowd control or wala. Para naman dito sa Onyx, kailangan nila maging mindful na pinitawang kasi na bigay naman ng blast. Kung nagkataon na meron tinamaan, counter go na talaga yon. So kailangan talaga nilang bantayan yung mga ganong klaseng plays. And Sensui now has the Guardian Helmet. So mas magiging, kung kanina grabe yung kapit, mas grabe yung kapit ngayon kasi meron ng sustain item. Kanina rin nauna doon na si Wise na talagang dinikitan na niya etong si Sensui. Pero it just so happened na naman na talagang hindi hinahayaan ni Sensui na hindi siya yung makakaretry for the third time in a row dito sa laro natin. Sila na naman ang nakakuha ng turtle and I think yun na nga yung huli nating turtle na makikita. Kaya naman, nini-explain ano ni kung bakit meron na talagang na-establish na kalamangan in terms of gold ang Onyx Philippines ngayon. And Blacklist International, hinihintay na siguro nila ang sunod na Lord. Dahil kung babalikan natin yung stats natin kanina, talagang Lord control ratio ang tinitignan pag Blacklist International. Sila ang mga hari at reyna ng Lord control. And this is something na talagang sila rin ang nagdala sa liga with their sustain lineups. But this time around, tank junglers na ang usapan, may mga Guardian helmets na rin. 25 seconds before the first Lord of the game, mukhang mag-aantay na lang ng objective ang parehas na kupunan. Speaking of objective, kung titignan natin, actually for Blacklist International, sila yung makakaunang sira ng Torres. So ito na yung sinasabi natin na trades. Yes, nakakuha ng tatlong turtle yung Onyx, pero kung titignan natin, good lead na sa Blacklist. Bakit? Kasi yung Torre doon na sa may bottom lane. So right now, ang inaantay ng Onyx is makasira ng Torre doon sa may top lane for Blacklist International. Since this is the Lord now, at meron silang edge doon sa may bottom lane, they could go 5v5 against Onyx.
Ito na naman yung 5v5 or potential turtle lord fight na pala na makikita natin sa pagitan ng dalawang kupunan na mukhang ngayon ay talagang gusto ng ilaban ng Blacklist International. Hinahanap nila kung nasan yung mga pwede nilang labanan, pero Numenon Blast ginamit na doon sa bandang mid lane. Hindi sila makakahuli ng member ng Onyx Philippines, kaya naman ngayon alam na yun ng Onyx Philippines, nagsasayawan na naman tayo. Mag-aantay lang ang dalawang kupunan. Final slash dito kay Ryota, dalawang dance floor na ilapag na kaya kitot low HP. Nakakatakas pa nga, ginamit pa yung conceal, pero si Edward makahabol niya doon si Kekito at hindi niya hahayaan na makatakas pa. Pinawian na ng Blacklist International yung kanina pa nangunguna na Onyx Philippines pagdating sa objective takes. At ngayon, sila naman ang may hawak ng espasyo ng Lord. Edward! Hinahabol! Edward nandun sa likod. Mukhang makakatakas naman siya at makaka-Lord pa ang Blacklist International. First Lord of the game secured. Ito na yung sinasabi natin kanina that since you have the Eve on your lineup, sakto din tatlong letra nga pala ang pangalan ni Yue dito. Talaga nga naset up niya with that perfect real-world manipulation. Nandun yung damage, inantay niya yung perfect timing at nandun. First time natin makikita that, or actually doon sa laban na yon na hindi nasa back yung marksman. Hmm. Si Owl actually nagsuzone against Kegedot kasi he's aware na yung defense ng Grak ay hindi talaga ganun ka-solid in terms of physical damage. So, Onyx right now really have to defend this Lord na dadaan sa may bottom lane. They have the kit. Ang inaantay nila dito is kung paano yung gold conversion for Nets kasi Nets it's still at 0-0-0. And now Blacklist International. Ito na yung first real lead of the game. Yung tipo na masasabi nating lumaki na talaga. 1 point, actually 2k gold lead na at hindi pa nga namamatay yung Lord. Tignan natin kung gaano kalaking gold ang makukuha nila from this entire Lord play. Nasimot nila bigla. Grabe. Ang mga outer turret. Mid lane na lamang ang natitira para sa side ng Onyx Philippines at mukhang tutunawin na nga nila ang Lord dito sa bandang baba. Hindi sila nagpapatayan. Nagpupush lang sila. Ito yung iniintay ng Blacklist International na kanina kahit sabihin na natin binibigay lang nila ng binibigay yung mga turtles. Sabi nila it doesn't matter ngayon, meron kaming magiging bawi. At ito yata yung bawi na yon dahil tatlo-tatlo ang kanilang na-stun. Pero makakahuli nga ba sila at makakuha ng kill dahil mukhang medyo sila na yung nakalangat ng engage. Yue is down as well as Owl. Kaya naman kinakailangan na munang tumakbo papalayo ng Blacklist International. Ang ganda ng inagaw na Super Prince ultimate doon, pero si Edward ay mukhang papasok pa rin. Agent yung Zero bata to the rescue. Nakikipaghanap ng 3v1 pero mukhang kailangan na tumakas ni Joy dito, kalahati na ang kanyang buhay at mukhang magiging masaya naman siya. Hindi, Trinikeran! Kinahabol siya ng tatlo pero makakadash out lang din naman si Edward talaga. Talagang gumawa pa ng play at the last moment. Hindi ko na alam kung kamag-anak ba ng isang Joy si Lancelot. Para bang Lancelot yung nakita ko mga dashes at nakatakas mga but for Onyx makakasira sila ng Torres sa may bottom, sa may middle lane. So for Blacklist International medyo lumiliit ang kanilang kalamangan and they really have to maximize yung next na magiging Lord teamfight and they will look at the items lamang in terms of gold. Dito si Owl at bottom lane natin, parang wait lang, si Ryota ang target nila. Gusto talaga nila papagsakin na si Ryota ngayon. Binigamit yung Vengeance pero mukhang hindi na makakatakas pa. Nandoon yung sustain pero kung si Owl yung usapan, doon na yata mag-iiba. Malakas, walang malakas sa apat pero mukhang makakapag-trade man sa taas ang Onyx Philippines at makakuha din sila ng Torre. 20 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. Blacklist International na ba ang may hawak ng let's say kalamangan in this time? In terms of kalamangan, pagdating doon sa vision na dahil nakalamang din sila doon sa positioning. Now for Onyx, anti-crowd control, madami kasi sila. So kailangan unahan lang ng Blacklist ang Onyx dito. But in terms of push lamang pa rin ang side ng Blacklist International kasi even second tier turret ay nasira na rin nila. And this is another Lord Dance na ating makikita. Take note na kumpleto ang ultimates na Onyx. Pero for Blacklist International, wala pa yung Numenon Blast. So inaantay muna nila. Pero sinabi natin, minion wave management, Edward is nasa top lane. Kakaklear lang yan ng minion. Sasama siya ngayon sa teamfight. Ang Blacklist International na hindi pa natin nakikitaan talaga ng successful na engage or initiation ng teamfight, posibleng yun yung kinakailangan din nating makita coming into this second Lord fight dahil talagang nagagawa ng Onyx Philippines na maghanap ng napakagandang counter engage considering din yung kit na meron yung mga heroes nila na talagang kapag ka nagkamali ka ng isang beses ay pwedeng-pwede nilang i-capitalize yun. Mga agaw pa nga ng purple si Agent Zero at pati na rin si Owl. Mukhang itutuloy ng Blacklist International ng Luminous Lord na to. It's already 14 minutes in at si Kekidot ang nagbibigay ng vision. Nasa taas si Agent Zero, aayusin lang mga minion at nakita ata ng Onyx yun kaya ipipilit nila ng konti papasok. Pero mukhang si Kekidot ang unang mahuhuli. Still, no big engage na nanggagaling dito sa Onyx Philippines. Sinasayaw lang ng Blacklist ang Lord. Dito sila malakas. Alam natin yan.
Blacklist International. Tsaka maganda yung ginagawa nila dito kasi kahit alam nila na maglo-lord dance pa eh. So why not mag-clear muna ako ng minion wave? Kanina nakita natin si Edward sa may top lane, nasa bottom lane kasi mas mataas na yung chance for the Lord go onto this timer. 14 minutes guys. Again, sinabi natin kumpleto yung mga ultimates ng mga players natin. Since Zooey ay nandoon pero hindi makapasok yung ibang players ng Onyx kasi they have to be mindful. Nasaan nga ba si Yue? Nasaan ba mga players? Pero for Blacklist International, kailangan din hanapin si Ryota because of the final slash. Isang minuto na tayong sumasayaw around this Lord. Binilangan na natin, Chantel, kasi ganito na talaga yung meta ngayon. 14 minutes, pero pinasok nila bigla! Conceal play, mapasok at si Super Fist, makakatakas pa! Pero si Net naman ang mawawala at hindi na mabubuhay pa. Ngayon naman, bawasan na lang isa ang side ng Onyx Philippines at pinagpapatuloy na lang ng Blacklist International yung laban Ryota? Na sinimulan nila. Si Ryota ngayon na napupuruan at mabubuhay pa nga ba siya? Huli namin yung final strike, makahatang papasok si Edward sa base, pero hindi rin naman mamamatay dahil makaka-out pa siya! Ryota, papasok din siya! Pero mukhang may wild charge na magagaling dito kay Keke Dutat. Masustan siya doon sa malapit na pet. Wise pa, balik na ata doon sa Lord dahil kukunin na lamang ng Blacklist International ang Lord na to matapos nilang mabawasan ng gold laner ang Onyx Philippines. Sabi nga ni Sandara, am I in or out? Hindi na rin alam na mga players kung papasok sila o hindi. But for Blacklist International, after that Lord take, nagkaroon na gold swing from 1.8k now at 2.7k. Mayroon na nakabili ng immortality. Pero mapansin natin dito ngayon for Blacklist, talagang lahat ng mga moments or kahit yung gabutin lang na lupa na pwede na daanan para makapag-poke ng damage, kinakapitalize nila lalong-lalo na si Owl. For Onyx, kailangan nila pang counter set dito with the wild charge. It was a nice wild charge earlier pero hindi na untog kaya wala yung stun. Binigla talaga ng Blacklist International ang Onyx at ngayon natrap si Lord. Ngayon ko lang nakita na naipit na divisoria si Lord. Masikip eh. Pero masikip na nga at kukunin na rin ang mid lane turret. Uy! Pumasok bigla si Wise! Na final slash si Wise. Doon at mukha siya nga yung river down. Immortality will be popped at meron pang masastan doon sa likod si Keketot. Meron lang doon din yung real world manipulation. Kinamit na rin contra dito sa Blacklist International. Kaya naman sila ngayon na mag-disengage at papatumbayin muna ng Onyx Philippines yung Lord. Ang ganda ng ultimate na nanggaling kay Super Friends. Real world manipulation muli. Ito yung po na hindi siya yung gumagamit ng Eve pero ang ganda ng paggamit niya sa Eve ulti. Again, isa din sa mga heroes kasi talaga actually ni Super Prince kaya naman mastery of the usage na rin ng Valentina. Isama pa yung mga shadow strike niya actually. But take note that Ryota now has the blade armor. So pwede niyang tapatan na dito or targetin na lang si Owl. And this is a game we're in. 17 minutes tayo almost pero 6-5 pa lang. So very high potential to sa mga malakihan sa mga teamfights. Pero aray! Sa F! Nandoon na nga yung Numenon Blast at mukhang si Keke Dot hindi na nga palalayaan pa. Owl. Pumasok si Owl with the Blazing Duet. Ayun pero nagkagabi na ng final slash. BMI out at tumatakbo na nga ang players ng Onyx. Pero ang lagkit iba ang ginagawa ni Yue. Super Prince! Gagamitin yung kinopia niya na Numenon Blast at mukhang makakakuha na ng dalawang kills laban Owl. Sa Blacklist International. Uy! Naabot niya si Owl gamit yung Decimate at babagsak na nga tatlong miyembro ng Blacklist International at hindi pa gustong tapusin ni Super Friends. Hindi pa niya papauwiin. Tatakutin pa niya ng konti. Pero mukhang magpupush ang Onyx Philippines dito. Meron silang Siege Minion. May Beatrix sila. 30 segundo para kay Owl. Tatakutin si Wise. It's a V-Wise versus the entirety of Onyx Philippines. Naku, galit na ang Onyx. Meron din Minion Wave yung side ng Onyx. Pero mabubuhay na ibang mga players. Pero meron silang Minion Wave. Meron silang isang Catapult dito. Pero madedepensahan pa din. For Blacklist International, kailangan nilang bantayan ngayon yung kanilang mga minion. As another limang minion segundo! Wave. Possibly grabbing pero pinansin nung final slash. At ngayon ang Onyx Philippines ang magwawala at kukunin ang game number one. At katulad lamang ng una nilang pagkikita, Onyx Philippines ang nakakuha ng unang panalo sa serye na to. Akala nating lahat ay matatapos na ng Blacklist International with their clean Lord takes. Pero isang magandang depensa, isang magandang counter ay talagang nailabas nila ang kanilang lakas. Again, when we say counter, talagang saktong-sakto yung Numenon Blast doon ni Super Prince. I am you, Numenon Blast. At nung moment na yun, sumakto rin na nandun yung mga kanyang kakampet. So yung focus fire, parang naging imbes na isa lang yung target mo, sumakto sa buong players ng Blacklist International. But it was a very well-hard fought game para sa mga teams natin na hiningal tayo lahat. Actually, parang lahat tayo napagod to, no? Ang dami kasing teamfights na nangyari na biglang pasabog. Usually, nakikita natin slow burn kasi yun. Yung tinatawag natin, alam natin magkaka-teamfight, nagpre-prepare sila. Pero parehas ako po nandito sa laro na to ay parang mahilig manggulat kung saan bigla na lang talaga silang pumapasok sa mga key members. And Blacklist International actually held a good amount of the lead noong una. Tapos, bigla na lang
bigla na lang naggumuho lahat eh. Yun nga eh, parang kanina, aside from yung puro gulat na nakita natin, ang galing din na sumagot sa gulat ng mga players na nakita natin kanina, especially from Onyx Philippines, na kahit nasabihin natin ang Blacklist International, nakakuha sila ng isang magandang engage at pinagpatuloy na nila, nahanapan na agad ito ng sagot ng Onyx Philippines. At maya't maya, yung talagang naging Luminon Blast na kinopya ni Super Friends ang nagtapos ng laban. At bukod sa gulat factor at gulang factor na pinakita ng Onyx Philippines, grabe ang Super Friends sa performance, matatawag talaga nating super. Pero ano nga ba talaga nangyari sa Game 1? Puntahan natin ang ating analyst segment kasama si Chantel. Ikaw na muna. Napakagandang teamfight ang ating nakita. At speaking of teamfight, ito yung kompleto ng kontrahan at kung paano talaga nila lalamangan ang bawat isa. Again, it all started with a counter go from Onyx. Pero nagsimula tayo na lamang ang Onyx. Lumamang ang Blacklist International, but then it was Onyx Philippines that won that game. Kinailangan lang nila na isang magandang Luminon Blast from Super Prince. At kinailangan lang din nila na magandang finisher in terms of teamfight. Speaking of teamfight, napaka-importante sa teamfight yung kanilang orientation. Maganda ang hero composition for both of our teams. Ang kinagandahan lang dito is merong option for Super Friends na pumili kung kaninong ultimate ang kanyang gagamitin. Kung makita natin, on smaller areas, ang pinipili niya is yung ultimate ni Yue, which is the real world manipulation. And at that last moment, nagkaroon ng instance wherein mas kailangan nila yung crowd control. So ang ginuha niya dito is the Numinum Blast. After that Numinum Blast, nandoon yung Mortal Coil from Sensui, and Nets was just there to deal damage with the rest of the players of Blacklist International. Kaya naman, lumamang ang Onyx, and that one-way push was very intense na walang pang clear ang side ng Blacklist International doon sa ating laban. Stats don't lie in terms of early rotation, kaya din kahit nakuha ng Onyx yung lahat ng mga turtles, halos pantay lang yung naging ating laban because of the monster gold stolen. So every time there's a moment or there is a big objective, regardless makuha ng Onyx or ng Blacklist International, merong umiikot doon sa other areas of the lane. Damage to turret, lumamang ang Onyx. And even on that last moment, nakita natin na ilang hits na lang actually. That is because hindi din masyadong na-target or hindi din masyadong na-kill si Nets at the early part of the game. But hero damage for Owl. Rich Guy is also Owl. But again, malaking factor yung anti-crowd control pagdating doon sa mga team fights and Blacklist International. Naging activated na kasi yung mga timers na tinatawag natin na nagiging matagal yung pag-suspon ng mga players. And sobrang bilis lang, actually parang nasa gitna na mabilis at hindi mabilis yung laban natin. But isa sa mga pinakamabilis na mag-adjust doon sa ating laban is gonna be Super Friends, our smart MVP out that game with that Valentina play. 204 KDA after that real world manipulation na prioritization para sa kanya, dumiretso siya with the Numinum Blast. Having the items of Enchanted Talisman, dinerecho ng Lightning Truncheon, tsaka siya nag-build. Actually, kaya nasa fourth slot yung kanyang Clock of Destiny kasi yung Elegant Gem muna yan, tapos dumiretso siya ng Enchanted Talisman. Tapos after noon na Divine Glaives, imagine the damage. Valentina, hindi ka na ako naman masabi na Eve kasi nalito na talaga tayo kung ano talagang hero kanina ni Super Prince. Battle of the Eves kahit it's still afternoon. But anyway, overall the game, it was 75 kill participation for Super Prince of Onyx Philippines. Nakita natin, early part of the game, it was really Onyx Philippines on the lead in terms of the other objectives or specifically the turtle objective. Now for Blacklist International, they just waited for that moment to have the items already for Owl. Tapos after na yun, makikita natin, nag-zone out si Owl. Pero sa Onyx, diretso pa rin sila doon sa sa Turtle Objective. Ito na yung sinasabi natin, there was a Numinum Blast. Actually, medyo malalim to for the side of Blacklist International, but there was a trade with the second tier turret being destroyed. And moments after that, nakita na natin na nakatakas pa si Edward, na sinabi natin parang Lancelot yung ating nakikita. Again, it doesn't really matter kung paano yung magiging teamfight as long as there's a counterplay. Yun ang pinakita ng Onyx Philippines doon sa ating laban. And dito nag-start yung paunti-unti. It was a nice kill there for Blacklist International, even a killing spree para dito sa side ng for Joy, for Edward on that game. Pero nagkaroon talaga ng counterplay para sa side ng Onyx, kaya naman dinerecho na lang nila. Again, ang kinagandahan pa doon is the minion wave flow nila is nasa may middle lane, so it was easier for them, a lot easier for them. At yung nagtatagong bush na sinabi natin counterplay for Super Prince, it was very easy for them to swoop the players of Blacklist International even though there is a 1.1k gold lead at that moment. And even at that moment pala, meron pang second tier turret. Pero yung damage kasi ni Nets was very high that it was easy for them to actually destroy the base of Blacklist International. Very intense game 1. Right, Brigida and Umi? Oo, napaka-intense. Grabe ka doon.